Oh, bili. Paso. Paso. Yung pong ano, yung bawal ang kumain ng... Labit ka kasi, labit. Bawal ang kumain ng baboy sa Old ano Testament. Ano ka? Lahal nga tayo makain, bawal bang baboy? Ano yung... Tapos dun sa New Testament, bawal ang binigti. Ako, napagkamaran mo akong pastor, tsaka... ministro, no? Yung parang mong ayaw nilang tapos bawal ng tinuguan sa mga iglesia. Wala, marami tayong tatalakayan dyan. Ibig sabihin yan, ang Panginoon ng buhay natin, nakatagalangit tayo, nagkataon-tao ka dyan, mamimintana tayo, okay? Alam mo ba, pag sinabing mamimintana, alam mo, nanonood ka ng TV, delikado yun eh. Pagka ginawa mong pinto yung TV, papasok sa'yo. Opo. Yung iba't ibang mga filosofiya, mga ideolohiya, mga opo. Religious belief, opo. Mga walang kwentang usapin, papasok sa'yo yung mental, sa isip. Ayan, masama yan. Parang, kailangan, ano lang, bintana lang yung TV, hindi pinto ha. Okay. Opo. So, ganun din yung, halimbawa, yung mga tanong mo. Opo. O, halimbawa, tanong sa mga secular issue, pang politika, pang sosyal, o pang whatever, pang isyong personal tungkol sa pag-ibig. Mamimintana tayo, okay? Hindi kasi tayo tinga rito. No? We are not in the world. No? We are in it, but not of it. Okay? Nandito tayo sa daigdig, pero hindi tayo tinga rito. Kailangan yun ang posisyon natin. So, noong pag-usapan natin ngayon, kahit na halo-halo pa yan, o champoy, kailangan nakarap lang tayo sa bintana, either may screen yan o kaya salamin. Opo. Nakikita natin yung labas, pero kailangan di makapasok yung mga lamok. Hindi makapasok yung mga gamo-gamo. Hindi po. Okay? Sa ating sistema. Okay. Na anak ng Diyos. Okay? Dahil sa gospel. Apo. O sige, ano yung mga tanong mo? Hindi nga po. Bakit bawal lang kumain ng altar sa... O ano mang sasagot ko sa mga question mo at kahit sinong gustong sumagot sa mga katanungan ganyan at mga kauri niyan, kailangan alam nila kung ano yung sasagot. Apo. Okay? Para malaman kung ano yung sasagot, kailangan sukatin muna lahat sa lahat ng anggulo. Okay, yung po. Lahat ng aspeto ng buhay, di ba? Okay. Kaya yan eh personal, kaya yan eh trabaho lang, o whatever ang tawag mo dyan, okay? Okay? May kasabihan nga sa English, no? Measure a thousand times and cut once. Okay? Hindi yung putol ka ng putol tapos hindi mo sinusukat. Ano po? Magsasayang tayo ng oras, ng mga bagay-bagay at buhay. Opo. So itong sasagot ko sa'yo, sinukat na to ah. Sinukat ng maraming beses. Ngayon, ikakat natin minsanan once and for all. Opo. For all. Okay, tama. Sige. Ano nga pala yung tanong mo? Yung bawal kumain ng baboy sa mga Old Testament. Naku, simple lang yan. No? Simple lang yan. Dahil tanong ka lang, marang lalalim yung matanong. Hindi, kasi may isang na-adapt po ngayon eh. Unclean, unclean. Pag sinabi ng unclean sa Old Bakit Testament. Bakit po na-adapt? Ah, marubi. Okay, hindi kasama sa mga clean animal. Hindi kosher, hindi halal, kumbaga sa Muslim. Okay. Sa atin naman, kaya sa, anong araw, ba't bawal? Okay, kasi nga hindi yan kamukha ng mga tao ngayon na dumaan sa gospel na minimeditate yung Bible, yung salita ng Diyos, yung gospel. Baga mga animal nung araw, pagka hindi nagchuchu ng God, yung kumangatang gano'n, no? Kumangatang, parang kambing. Kita mo yung mga kambing, okay? Tupa. Okay, kalabaw. Opo, kalabaw. Diba pag kumain ng damo yan, mamaya-maya pupunta doon sa sulok. Tapos ngunguyaan yun, nakatayin. Oo, oh, nakatayin po nila. Yung baboy nanamnamin, hindi. Yung baboy hindi, okay? So, kasama siya sa marurumi. Ibig sabihin sa ngayon, ang nilalarawan nun, hindi necessary yung baboy yung wag ipakain. Pwede natin ganyan yung baboy. Hindi naman issue rito sa kaligtasan yung kumain ka, hindi ka kumain baboy. Opo. Ang ibig lang sabihin niya, total yun ang tinatanong mo sa akin. Sa ngayon, huwag din tayong kakain ng ibig sabihin ng baboy sa Old Testament. Opo. Ano yun? Yung marumi. Huwag tayong kakain ng marumi. Opo. Ano yung, anuman yung hindi duma sa gospel, o sino man, hindi duma sa gospel, marumi. Opo. Sabi nga sa Bible, touch not the unclean things. Okay? Alam mo yun? Huwag iipon yung maruming mga bagay. Kasi ang Panginoon ng buhay natin. Okay? Pero, yun na nga, nakikita natin yan dito sa daigdig, huwag pako-contaminate. Okay? Huwag kakainin. Pag kinain yun, bahagi na ng pagkatao mo. Ibig sabihin, diba, ang daming natututuan araw-araw. Kahit na nanonood ka ng teleserye, pag nadala na ang damdamin mo nung pinapanood mo. Okay? Hindi na, pinto na po yun. Kumakain ka na ng baboy. Oo, kumakain na. Marumi. Kasi yung mga naririnig mo, nakikita mo, napaniwala mo sa school, etc., sa daigdig na to, sa lipunan, marumi. Hindi galing talaga sa Panginoon. Kaya like ko sinasabi sa mga tao, pati sa mga bata, ang unahin, Bible muna. Kasi inspired yan ng Holy Spirit. Pero hindi pa rin sapat yun. Kailangan pa rin ng
Diyos na nagkataong tao rito, tao rito tulad ni Jesus Christ naman dito, personal siya nakikita, hindi titik. Sa ngayon naman, yun ang church. So, yung church na sinasabi ko, hindi yung buong daigdig na church, kundi ikaw. Oh, yun. So, kung meron mga asosyasyon na gagawin ako rito sa mga anak ng Diyos, sa'yo. So, kaya sa mga kapatid, yun. Lahat ng hindi church, marumihan. Okay? Titingin lang tayo sa bintana, at para hindi makapasok yung kung ano-anong mga insekto whatever o masamang mga paniniwala, kailangan may screen o kaya salamin. Opo. May pagitan. May pagitan. Alright? No? Sige, ano pa? Yun naman pong ano, bakit New Testament naman, bakit bawal ang binigti sa kanila? Ah, kasi yung mga bagay na binigti, walang dugo. Yun na. Okay, ibig sabihin sa atin, anumang paniniwala na hindi dumaan sa gospel na madugo. Halimbawa, hindi ka kalakip na namatay ni libing kay Kristo. Ibig sabihin, walang dugo. Wala po. Naniwala ka lang ha, kasi by faith yan, which is totoo naman. Kaya lang hindi lang naintindihan. Pagka pinaniwalaan mo, yung na, gospel, talagang para kasi Jesus Christ na hindi lang dinugo, nabuhos ang dugo. Ibig sabihin, talagang tinuring mo, patay ka, nilibing ka. Okay? Nabuhay ka magulit, tumakit sa lahat, baba dyan ang Holy Spirit. Yun ang resulta noon, yun ang gospel. Okay? So bakit nga pala binabawal yung pag yung mga binigti sa New Testament? Okay, maraming dahilan historically. Kasi nga ayan, yung issue ng mga Gentiles saka ng mga Udyo na naging Christian noong araw, yung mga Udyo patuloy na pinapractice yung kanilang kaudyoan, yung mga Gentile pinapractice ang kanilang pagiging Gentile, nagwo-worship sa mga pagan temple, etc. Kasama na yung issue na tinanong mo sa akin, pati yung pag-inom ng dugo, pagigyapit, nagkakaugalian ng mga pagan na kung saan Christian at pinagpapatuloy pa rin. So isa yan sa mga binawal ng Council of Jerusalem, diba, na pinapangunahan ni na James nung araw sa mga Christian na nagkakatisuran ng mga Intil at saka mga Udyo. Pero ang talagang ibig sabihin niya sa ngayon, huwag tayong maniniwala, tatanggapi, pamumuhay yung gospel na walang dugo. At sino lang, yung binigte. Yung binigte. Ibig sabihin lahat ng mga paniniwala na hindi gospel, katulad ng pinipreach natin, pagkain na huwag kakainin kasi binigte. Walang dugo. Yung issue yan, magmula pa nung panahon, way back 6,000 years ago, si Abel at saka si Cain nag-alay. Opo, nag-alay po siya. Nang-alay sa Diyos. Kaya lang hindi tinanggap ng Diyos yung kay Cain kasi walang dugo. Opo. Yung kay Abel tinanggap kasi madugo. Opo. Pumatay ng animal at yung issue yun, yun ang naglalarawan sa bloody gospel na dinaanan ng Panginoon Jesus na dapat din nating daanan by faith. Kaya yun ang pinipreach natin. Bawal ang binigti. Sabihin, bawal ang gospel na hindi ka mukha ng gospel na pinipreach natin. Di pwedeng pagtanggap, di pwedeng repentance lang, hindi pwedeng faith in Christ, hindi pwedeng malabnaw ng mga gospel na yan. Kailangan talaga, katulad nung nasa nakaraan nating episode na lagi natin binabanggit, kailangan todas ka muna. Para maula yung old simple nature, pasok yung bago. At mayroong Holy Spirit na binhi ng Diyos na passes mo throughout eternity. Sige, ano pa? Eh, bakit nila na-adapt nila yung Old Testament na bawal at New Testament na bawal ng mga Christians sa kasi yung mga Christian na sinasabi mo ngayon, ang tawag kulto, ginagamit nila, nakaparaan ng kaligtasan, yung mga pinagbabawal at mga pinapahintulot sa Old Testament. Eh wala na nga tayo sa Old Testament. Dito tayo sa New Testament. Kailangan mo, ano na lang yung nilalarawan ng Old Testament, ang mga tinatawag ng mga types, no? Tulad ng halimbawa, pag-alay ng tupa, baka, etc. Bawal ang ganito, bawal ang bestiality, necromancy, etc. Yung mga nilalarawan nun ngayon, yun ang ating pagtutukan mabuti. Kung anong ibig sabihin, kasi nasa New Testament tayo, kasi mataas na ang dealing ng Diyos sa mga anak ng Diyos sa New Testament Age of Grace context. Tama mo? Itong mga panlangit na mga ra-rapturein sa rapture. Okay? Okay, gets mo? Halimbawa, kapag alin isa-isa mo yan, yung mga sinasabi mo, halimbawa, bigay ka na example. Halimbawa, bawal ang alin. Ang naikwento ko na nung isang araw, necrophilia, ang pagkikitalik nila sa pagkikipagtalik sa mga bangkay. Bangkay po. Bakit bawal yan? Kasi nga, bawal sa atin ang makipamatok sa mga walang Kristo, walang buhay. Walang buhay nga. Okay? Hindi dumaan sa gospel. Opo. Kaya kailan may bintana na naman yun, may pagitan. Hindi ba na to fit? Ingat tayo, kasi baka mamaya, makontaminate tayo ng kanilang maruming damit, sabi nga sa Bible. Kaya ikaw, pag nanonood ng TV, ingat ka, kasi baka kahit na television lang yan, pwede kang
makontaminate. Okay, pati yung mga nagiginig sa atin. Mm-hmm. Ay, hindi naman ibig sabihin na iwalay tayo para bang napakabanal natin tapos napakasama. No. Ibig lang sabihin, ingat. Kasi baka mamaya tayo ang madumihan nila. Salit na sila madala natin sa Panginoon. Sabi sa Bible, mag-ingat. Okay? Ano pa? Yung pong ano, yung kay Augustus, yung kay Cesar pala, yung at saka ah, sa Diyos. Ah, ibig sabihin ng Biblia, pag sinabi, ibigay yung kay Cesar, kay Cesar. At yung sa Diyos, sa Diyos. Diyos. Okay. Kay Cesar ay kay Cesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. Sinabi ni Pablo ah, po yun. Ah, okay. Ah, hindi. Ni ano po? Tungkol yun doon sa... Kay Cesar, kay Cesar. Sa pera. Yung pera mo sa kusing? Babayad ba tayo ng tax? Opo, yun nga po. Dalit salita, yung given to Cesar, what is unto Cesar, and to God, what is unto God. Eh, ang ibig lang sabihin noon, Bill, dalawa lang tayo dito sa lupa, dalawang klase. Okay. Yung mga anak ng Diyos at saka yung mga anak ni Satanas. Mm-hmm. Ang mga anak ni Satanas, hindi ang Diyos ang sinasamba nila. Mm-hmm. Kay pera. Okay. Opo. Ang pera, ang ibig lang sabihin niyan, bagay. Bagay na po. Lahat ng bagay dito sa daigdig, kahit yung punong yon, yung pinto na yon, yung TV na yon, lahat, yung cellphone mo yan, lahat yan, pagkain, tiraan, damit, lahat yan, ang katumbas pera. Okay. So pag sinabing pera, daigdig, isang labutan. Okay? Na siyang isa sa mga kalaban ng mga tunay na anak ng Diyos. Okay. Sarili, yung luma, yung sanlibutan na naisumpa, at si Satanas na pinanggalingan ng lahat ng problema na yan. Okay? So kaya ayaw ng Diyos na maglingkod sa salapi, ha? O hindi ka pwede maglingkod sa Diyos at saka salapi, okay. Kasi sa salapi, nilalaraman si Satanas. Okay? Okay. Now, hindi ibig sabihin, masama totally yung pera. Okay? Sinasabi lang, pagka Diyos, naitigan mo na para matapos na to, na nasubukan mo na manguli ng mga ng manok na nakakawala. Hindi mo uli mo nang sabay. Ay, hindi pa po. Ah, pwede isa-isa siguro, okay, pero sabay mo uli niya, pareho nakawala, may mahuli ka? Wala po. O parang ganoon. So, kaya nga yung mga tao, meron kaisipan na single-mindedness. O kaya, sa ano ka, kailangan... One-track-minded ka. Okay. Kahit sa business, ginagamit yun. Kasi kung hindi, wala kang makukuha. Mm-hmm. Ganun din. Ang lahat ng yan, ginawa doon sa prinsipyo niyan. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Mm-hmm. Hindi sa kanila to, ha? Kasi yung mga taong hindi pa dumaan sa gospel, automatic, salapi ang kanila sinasamba. Pati na yung pinakabanal dyan, pinakamabait, pinakamoral, salapi pa rin. Kasi pagka nagkasakit yan, nagtatakot yan. Pagka walang matrikula yung anak nila, natatakot yan. Kasi pera natang iso yan. Okay. Pero, kapag dumaan ka sa gospel, patay na yung luma, nasa langit ka, ang Panginoon ang buhay mo dyan, nating tulos. Okay? Panginoon na lang paglilingkuran mo. Kaya yung mga naunang Christian Bill, kahit napatayin mo sila. Hindi po maano. Umakanta pa. Okay. Hindi sila nabot, hindi sila katulad ng mga Kristiyano ngayon. Wala nang bigas, wala nang pamasahe, nagmumurmur na. Okay, kasi alam nila, Diyos lang ang mahalaga. Okay, ang Panginoon Jesus lang ang mahalaga. Ang Holy Spirit lang na buhay nila, na kung sa selyo, garantya na sila may buhay na walang hanggan, kahit anong mangyari sa daigdig, walang problema. Alam nila yung kasabihan ng mga Griego, bagamat mga pagano yan, na a thousand men, 10,000 men cannot undress a naked man. Okay? Ang taong ubad na Bill, hindi pwedeng ubaran kahit 10,000 malalakas na lalaki yan. Kasi ubad na. Nating tulos. Kumbaga, kung ang Panginoon talagang buhay mo at wala ka nang pinoposes dito sa daigdig, kahit na billionaire ka pa, ay pinakamaligayang tao ka. Yes. Kasi, he is content with nothing, possesses all things. So, yun ang kasabihan din ng mga tao sa labas na tayo lang nakakaintindi. Nope. Ang gaganda ng mga tanong mo ah. So, alam mo na ngayon kung bakit tayo ng Diyos na maglingkod tayo sa dalawang Panginoon. Kailangan isa lang. Diyos lang. Diyos lang. Pagka Diyos lang inuna mo, pati yung pagkain mo. Susunod niya, bibigyan niya. Pati yung damit mo, lahat ng pangangailangan mo. Pero talagang marindi mong pangangailangan, makita mo na si Lord. Opo, so, kahit mamatay ka, sabi nga sa Bible, precious in the sight of the Lord, the death of his saints. Saints. Ano pang problemahin natin ngayon? Wala na po. Wala na. Oh, pati yung pinananakot ni Satanas na magkakasakit ka, maghihirap ka, wala kang cellphone, wala kang load, mamamatay ka. So what? Ha? Pupunta na tayo sa langit at yun ang talagang tirahan natin. Eh di wow! Sige, ano pa talagang? Yun naman pong ano, kay Pablo na meron. Ano may tanong? Ano ba? Kay Apollos sila, tapos yung iba kay Pablo, kay Pedro, kay Jesus Christ. Mm. Eh pero isa naman sila magkakasama. Oh, yun ang sinabi kanina doon sa nakaraan nating mga episode. Yung nucleus. Opo. Okay? Kapag kaya yung mga nakikinig sa atin, okay, yung mga naniniwala, kahit lima lang yan, tatlo, etc. Tapos nagkanya-kanya yan. Yun ang ibig sabihin ng talong mo. Wow! Para hindi magkanya-kanya yan, dapat
ang ating paningin, ang ating pananaw sa Diyos lang. Opo, through Jesus Christ lang. Opo, by the power Spirit. Of the Holy Spirit na buhay ng bawat isa. Opo. Ang ibig sabihin ko, ang mga nakikinig sa atin, talagang pinaniwala nila yung gospel. Todas na sila. Sumalangit yung Spirito. Bago. Tapos yung nandyan, Spirito ng Panginoong Jesus at ng Diyos pa. At ang buhay nila nakasurrender doon. Opo. Pag-ibig ang hiral bill. Opo. At pagka pag-ibig ang batas, hindi rason. Opo. Okay? Kasi ang taong umiibig Bill, hindi nagrarason. Okay? Ang rason o reason, hindi masama. Kaya lang hindi para sa church. Para yan sa blue at saka red coat. Yung mga parang Old Testament. O kaya para mga bata na inakay pa. Hindi nahalala mo ba yung mga bata magmula sa 7 hanggang 12, napakahusay mga tuwiran. Kahit na nahuli mo na yung kamay nila doon sa garapon, sasabihin nila, hindi pa rin totoo. Kahit na yung bibig nila, ang daming chocolate. Hindi pa rin sila yung kumuha ng chocolate. Hindi po. Ah, irarason, irarason nila yan. Alam bakit? Kasi ang pangalan mo dati, si Billy Rason. Ay, hindi, joke lang. Ah, matalino kayo, lahat napapakandwira ko. Pero pagka ang tao nangangatwiran na, pati yung girlfriend mo, kaya may lalaki, babae, puro katwiran ang dinadaila niya, kaya mahal niya yun, kaya mahal niya yun. O, delikado yun. Ang tao nagmamahal, hindi gumagamit ng reason. Okay? Wala. Umiibig lang yan ng walang kondisyon. Kasi yung pag-ibig na yan, nilalarawan yung pag-ibig ng Diyos na walang kondisyon. Kaya ang sabi sa Bible, love conquers all. Love covers all. Okay? At kahit may pananampalataya ka, pag-asa ka, at wala kang pag-ibig, wala rin yan. Okay. Basahin mo na rin yung 1 Corinthians 13. Okay. Pero on the greatest of this is love. Sabi niya. Okay. Diba? Okay. Okay. So, ang ibig lang sabihin ng Bill, pagka yung mga nakikinig sa atin, pagkatapos na maniwala sa gospel, yung faith, okay. Sabi nga sa Galatians 5:6, there is only one thing that is most important. Yung faith that expresses itself through love. Yeah. O, walang away-away yan. Walang kakanya-kanya. Ang bawat isa nagmamalasakit sa kanyang isa. Kapatid katulad ng kanyang pagmamahal sa kanyang sarili. Okay? So, pagka ganun, walang batas, sabi nga sa Galatians 5. There is no such law. Kasi puspos ka ng Holy Spirit. Pagpuspos tayo lagi, surrender sa Panginoon, yun ang kailangan ng Panginoon sa langit at yun din ang kailangan ng mga tao dito sa daigdig. Alam mo, Bill, kahit na talbos-talbos lang yan, tinong daigdig kung ito yung prinsipyong gagamitin nila. Okay. Ang problema nga, wala silang Holy Spirit kasi hindi alam yung gospel, kaya natin sinasabi paulit-ulit kung i-upload natin ang gospel. Kasi ito yung solusyon. Okay. Hindi yung school, hindi yung politics, hindi yung economy, hindi yung galing ng mga tao, bagamat walang masabasa talino, kundi gospel lang. Okay. Kaya hindi natin pagsasawaan talaga na hindi preach. So, lagi natin ipipreach itong gospel kasi ito yung solusyon. Year and now until eternity. Bagamat hindi tayo tiga rito, yun ang dahilan. Kaya ayaw natin magtayo ng mga kingdom, dynasty rito, kasi hindi tayo tatagal dito. Pero kahit hindi tayo tatagal dito, nevertheless, kailangan tayo magpakita ng example sa mga tao na tayo talaga ang paradigm o kaya yung pamantayan. Kasi pag-ibig ang kailangan ng daigdig na to. Pag-ibig na galing sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos. Diyos mismo. Hindi karunungan per se. Hindi kumano ng mga rason na pinanggagalingan ng pride at saka ng destruction. Okay? Wala mo sumama sa reason, kailangan talaga ang Panginoon ang siyang issue. Sige, ano pa? Yung pong, pwede ba... So walang kampi-kampi doon, ha? Walang kampi-kampi. Pwede ba bang pagsamahin yung respect to unconditional love? Bah, marindisibil. Respect at saka unconditional love. Bill, pagka nagmamahal ka ng walang kondisyon, automatic nire-respect mo yung tao, nire-respeto mo, kahit na sino pa siya. Kahit na yung wala pang Kristo, kahit na wala pang Holy Spirit, nire-respeto mo kasi ang subject yan. Para maligtas sila. At mag-reign and rule forever. Okay. O, kailangan lang talaga makita niya tayo na hindi nang bubuli. Kaya mo tinanong yan kasi alam mo, binubuli kita? Hindi po. Pamisan-misan, nabubuli ka eh. No? Apo. Pero binubuli mo rin ako eh. Tulad ngayon, no? Ine-ere mo pa. Sige, joke lang. Sige, ano pa? So kapag yung mga nagkikinig sa atin, alam nila yung prinsipyo nito, itong mga napag-usapan natin kanina, at may pag-ibig sila, kita mo kahit hindi nagkakasama yan, physical, meron silang communication, alam mo walang boundary yung pag-ibig, Bill. At ang itatayo nila, hindi yung mga simbahan, hindi yung mga tao, mga association, mga organization dito sa daigdig, kundi yung organism o katawan ng Panginoon na siyang kailangan dito sa daigdig para ma-maintain at ma-sustain yung patotoo ng Panginoon, yung ilawan, no?
yung testimony ng Panginoon at para hindi mabulok ang daigdig na to, dahil kapag umalis tayo rito, pasok ng Antichrist, tribulation period na. Okay, so kaya tayo nandito kasi para magningning at maging asin, preservative ng daigdig na to. Okay, sige pa. Yung pong ano nangyari sa Hulu Cathedral Church po, bakit naman sila nadatna ng pagsabi yung ng dalawa? Yung tanong news yan, bukas makalawa panis na yan. Pero para hindi mapanis, sasagutin ko ng objectively. No, po yung po kailangan so, yung kasing mga namamamba niyan, sabi ng iba, okay? Mm. Diba, mga suicide bomber o anong pamang theory nila dyan, ang issue, ayaw nila yung kanilang nakikita, yung kanilang nadarama, laban doon sa kanilang paniniwala. Okay. Itong mga taong ito, may pinaniwalaan sila na talagang sa tingin nila, sa paniniwala nila, yun ang kalooban ng Diyos. Mm. Yun ang alam nilang pinakatotoo, pinakarealidad. Opo, kasi yung iba dyan, pag alam nila, namatay sila dahil sa kanilang paniniwala, para mga Christian, tuloy-tuloy sila sa paraiso. Mm. O, diba tayo rin, pag namatay tayo for God, for Christ, diba, may pangakong Panginoon, reward, hindi lang eternal life. So, ang problema, Bill, kung totoo ba talaga yan. Opo. So, ang sinasabi naman dito, yung katumbas kanina, ano sinabi ko, dun sa nukleus, ay kailangan talaga, kung mabuhay man tayo, o kung kinakailangan mamatay tayo, dahil lang sa cause ng Diyos at saka ng Panginoon Jesus. Opo. Pero hindi yung katulad ng violente at saka mga mapanirad, mapamatay na tao, mapamatay na kilusan dito sa daigdig na to. Hindi tayo ganun. Hindi tayo ay nagliligtas nga po. Nagliligtas at pag-ibig ang ating, ang ating method, ang ating kaparaanan para yung mga tama win natin. Hindi man yung galing natin, doon din yung pag-ibig na kahit apiin tayo, kailangan lagi tayo nagpapatawad. No? Now, hindi ko ibig sabihin na minamalita natin ang justice system sa daigdig. Pero sabi nga ng Panginoon, pag sinampal ka sa kaliwa, bigay mo sa kanan. Pati mo yung damit mo, pati yung balabal mo, ibibigay hindi mo. So yun eh, kapag nakita sa atin, dahil wala na nga tayong pinapangalagaan kundi yung patotohanan dito, baka sa atin pamaniwala. Mm-hmm. Diba? Yung mga tao na kung saan bias sila sa Christianity, bias sa mga religion, pero pagka nakita nila yung mga tunay na anak ng Diyos, yung mukha mo pala, yan ha, baka paniwalaan pa nila yung gospel. At maraming pang maligtas. Amen? Amen. O, ano pa? Yung po, yung mga, ba't kaya yung mga iglesia? Tanong ha, sige. At saka sila kay Buloy. Siguro nga dyan sa tabi mo ha, nagpipipray ka, sige. Yung si Guloy, alam mo, dating sa kanya. Huwag kang babanggit na mo. Ay, pala, sorry pala. Ayaw natin makasakit ng damdamin. Ano na lang po. Alam mo, very proud. Loy na lang, nalang. Ang dami kong mga pinagmamalaking Pilipino. Hindi lang si Jose Rizal, si Napolipasio, mga bayani ng lahi. Marami, pati yung mga champion sa boxing, si Pacquiao lang. Very proud ako. Bilang tao na kung saan, alam ng mga tao, Pilipino ako. Pag matinuring ko ng patay na ako, hindi naman ganyan. Pero, compare sa mga ibang nationalities, sa pagiging Pilipino ko, proud ako dyan. Pati kina Kibuloy, pati kina Soriano, at sa lahat ng, pati kay Manalo, kay Felix, at kay Kiperiol, at lahat ng mga nakikin na rin sa radio sa TV. Pero anong tanong mo? Yung nga, bakit hindi nila maintindihan na ito lang sentro na ng gospel? Kasi hindi nga tayo mimic. At ang pinakamasamang ugali, Bill, pinakamarinding ibil, sabi nga ni Edmund Burke, eh yung kapag sa oras ng kadiliman o kaya kasamaan, eh yung tumatahimik yung mga taong kamukha natin. So yan ang dahilan, kaya tayo pa na-upload dito. Kahit na Tagalog ito, Tagalog naman yung kausap natin. Para si Kristo, nung nandito siya, sinuguan niya ako sa mga bayan lang ng Israel, sa mga lost sheep of Israel, dito naman, sa uling araw, sa mga Pilipino. Na kung saan, sabi nga ng ibang mga researcher, kadugtong itong pusot ng mga Pilipino at ng Israelita. So kung English yun ng iba, bahala sila. Pero nag-English naman tayo. Sa ibang, pero ito na nga, ang hinaharap ng Panginoon ngayon, yung mga Pilipino, na kung saan sa uling araw, dito, kukunin yung mga buhay na pang-rapture. Okay? O, sama na rin yung ibang mga nationalities kung gusto nila. Kaya lang, bias sila eh. Pag nakita nilang, narinig lang Pilipino yung nagsasalita, at hindi German, hindi American, hindi European, hindi mga PhD, mga commission, hindi man tayo pakinggan. Hindi man, kasi alam nila, hindi tayo magaling. Okay? Kaya lang, hindi man tayo magaling, mayroon naman tayong Holy Spirit ng Panginoon Jesus. O, ng Diyos. Sige, ano pa? Yung po nga lang, yung ba, yung mga namatay. Ng mga tao. Nasa antayin pa nila po yung pasyam, pa 40 days, pang ganyan. Bakit nila ginagawa po? Hindi nga kasi, Bill, nirerespeto nila, no? Teka mo na, bago sagot yun doon, nasagot ba yung tanong mo? Oo po, nasagot po, kanina. O baka may nalampasan ako. Ah, wala lang po. May nalampasan ako, review mo na lang natin. Oo, hindi, nasagot po lahat. At sasagotin natin sa ibang mga episode, okay? So itong mga tradisyon na to, ang paniniwala nito, Bill, ng Katolik din. Paniniwala to ng ating mga minamahal na Katolik, ng mga tao. Pag umatay natin i-endorse yung kanilang sistema, kasi ako, pinag-aralan ko, nag-aaling ako dyan, hindi nakakaligtas, okay?
Now, pero in fairness, yung mga Katoliko naniniwala sa bautismo, ha? Nga po, naniniwala sa bautismo. Baptism ng bata. Mm. Yung mga Protestante, wala kang ganun eh. Wala diba? Po. Sinundan na lang nila yung doctrine ng Catholic na parang Katoliko rin, yung Protestante. Mm. So, mga Katoliko kasi, Bill, Bible din ang basihan nila, in fairness. Ha? Hindi naman ang katulad ng ibang mga kulto, kaya mga Protestante na tira ng tira sa mga Katoliko, hindi man nila naintindihan. Oo po, hindi nga. Sa totoo lang, alas pareho lang sila. No? Ay, isa lang pong pareho lang sila. Okay? Kartada. So, bakit sila nagpapasya, 40 days? Nasa Bible. Uh-huh. Si Jesus Christ, pagkatapos ng matay, nilibing at 40 days pa bago makit sa langit. Uh-huh. Kaya nga yung mga narinig nating matatandang Katoliko, nanay ko Katoliko, kamag-anak ko Katoliko, maliit pa kami, nagpapadasal na kami, ganyan. Nagpapamisa, nagpapa 40 days, lalo uh-huh. pagka undas. Okay? Uh-huh. Okay? So, ngayon, may pinakita si Anday-Anday mo na wala na. Na wala ang train of thought ko. Kasi nga, biblical din sila. Okay? So, marami silang mga tradisyon na gustong-gusto ko. Okay? Kaya lang, dahil nga yung umpisa, mali, yung soteriology, kaya hindi ako Katoliko. Pero, sa isang banda, Katoliko ako ha. Kasi yung ibig sabihin niya, universal. At ako'y panlangit, yun ang universal. So, yung hindi mga tao, huwag natin silang tutuyayin na pag-pray natin sila, kundi man natin sila kamukha, kahabagan, hindi yung parang dinuduro-duro. Parang gano'n ng mga ibang natin, lubog na nga sila, tapos Christian sa labas, pinabanatan. Dapat salbabida. Hindi tayo nagmamagaling ha. Hindi po. Ang gagaling na mga yan, okay? Kaya lang sinasabi natin, yung para ng kaligtasan, gospel lang. Oo, pag pinakasendro. Hindi yung hindi yung seven sacraments, natibay yung mga panapanata. Dapat kung manataman tayo ay yung pagbabasa ng Bible. Opo. At saka yung gospel, talagang i-practice natin ng totoo yan, pangatawanan natin na talaga namatay na tayo. Kalibig na po yung magrito makin sa lahat, babae kong Holy Spirit at ipamuhay natin. Hindi gano'y yung John 3:16, tapos na tayo doon. Kundi yung Philippians 3:16. Alam mo ba yung Philippians 3:16? Ini-endorse natin to sa mga nakikinig sa atin kasi alam lang ilang Bible verse kung may saan yung John 3:16 o kaya Genesis 1:1. Ano po yung Philippians 3:16 po na? Kung maaari, memoria nila lahat yung Bible. Pero sa oras na to, ini-endorse natin yung Philippians 3:16. Opo. Ha? Hindi mo alam? Hindi ko po natandaan yung memorize. Saan doon ni St. Paul, manatili kayo at ipagpatuloy nyo, kumbaga, at pangatawanan nyo, i-career nyo. Kumbaga, ito ay swak na mga interpretation ng Philippians 3:16. Kung ano yung kinainat na nyo. Ibig sabihin, pag dumaan ka na sa gospel, at wala nang, meron ka ng bagong buhay dyan, ang Holy Spirit mo divine, at saka yung bago na human, pues, stay on that, paradigm. Okay? Kumbaga, recruit ka na sa military, pangatawanan mo yung pagiging militar mo, yung pagiging tungkulin mo. Estudyante ka na, pangatawanan mo, yung pagiging estudyante mo, kailangan, 400 ka na. Para maging summa cum laude, o kaya valedictorian, whatever. Kung pamilya ka ng ganitong pamilya, baka pangatawanan mo yung apelido mo, di ba? Tulad niyan, Kristiyano ka. Kaya ka naging Kristiyano kasi nakatay na si Billy. Parang babae at lalaki. Pag nag-asawa yung babae, di ba nawawala yung apelido niya? Nawawala. Nagamit yung apelido ng lalaki. Opo. Ganon din tayo. Kapag tayo namatay na, nilibing na buhay mo, kalit na makit sa lahat, babae mo ang spirit ng Panginoon Jesus, at babakar yan, yung bumabang ikaw dyan, babae. Opo. So nawawala yung identity mo. Bilang tao, nagiging Christian ka. Kasi yung apelido ng Panginoong Jesus. Ano sa akin? Pasok dyan yan ang pangalan mo. Opo. Jesus Christian. Di ba? Opo. Jesus Christian. Madalikado yung deal. Opo. Pag sinabi mong Christian ka, ang ibig sabihin yan, ano ka, namatay ka na, nilibing, nabuhay mong lito, mag-insang, iba ka na. Opo. Oh. Wala na yung identity mo dati, Christian ka na. Pangalan nga ni Jesus yan, no? Opo. Jesus, apelido niya, Jesus Christ. O, di ba? Opo. O, nasagot ko ba yung mga tanong mo? Parang hindi, ah. Nasagot po lahat po yan. Nasagot po. Sige, bias ka lang kasi ako lang. Ay, hindi po. Hindi ako ito, baka debatihin ko eh. Hindi po. Sige. Sige, ano ba? Yung pa, yung bakit, yung mga, limbawa po sa New Heaven, New Earth, di na po na maranasan ng mga tao yung pag ganyan ng mga batas. Nakalimutan ko palang tapusin kanina yung tanong mo. Yung kay Caesar, sa Diyos. Opo, Diyos. Sa Diyos. Opo. Nadala ko sa pera eh. Opo eh. Okay. Doktor yung naman po. Kay Caesar, ibig sabihin no, sa gobyerno, yung estado. Estado niya. Ang estado kasi, alam natin, pag hindi sa Panginoon, kay Satanas, kay Lucifer. Opo. Yung estado, pag magandang gobyerno yan, Luciferic. Opo. Pag masama, tulad yung kay Hitler, Satanic. Opo. Itong gobyerno natin, hawa ng Diyos naman, eh, nakikita ko. Luciferic naman. Naman Satanic. Luciferic. Para rin iba, ako wala pinapatanggol ng tao. Wala naman dito binabawal na mag-preach. Hindi po. Hindi tayo binabawal ang kailanman dito na mag-worship. Diba? Hindi po. So okay yan. Opo. Sa ibang bansa, Bill, bawal. Bawal nga okay? Po. Salamat sa Diyos, may kalayaan tayo dito. Opo. So yung ganong gobyerno,
yan ay walang masama kung susundin natin yung mga batas niya. Kasi yung mga batas niya, karamihan hango naman sa Bible. Sa Judeo-Christian faith. Diba? Yung Constitution ng Pilipinas, in fact, pati ang Amerika, tsaka yung mga ibang Christian civilized society, ang Constitution nila, eh, biblical. Okay? Opo. So, walang masama kung susundin natin yan. In fact, dapat nating sundin. Opo. Para sa ikabubuti at kapapanatan para natin. Para may respeto rin po. At may kapayapaan habang pinipreach natin ang gospel. Yes, pero nevertheless, hindi pa rin sa Diyos yan. Hindi po. Kaya kailangan iwalay tayo dyan. Kaya sa Constitution ng Pilipinas, mayroong provision, separation of church and state. Tayo lang ang church. Yung mga church sa labas, hindi church. Sakop lang sila ng state. Kasi ang church, ibig sabihin, pinanaanan ng Holy Spirit. Kaya pinanaanan ng Holy Spirit kasi namatay yung luma, nilibing, nabuhay magulit, tumakit sila, pasok yung Holy Spirit. Uh-huh. Doon sa bagong nilalang na yun. Yan tunay na church na dapat yun, o. Oh. O mga, oh, igalang ng gobyerno, respetuhin ng gobyerno, na tayo lang, ang pinapatungkulan ng konstitusyon na yan, tayo yung church, sila yung state. Huwag nila tayong pakikilaman, hindi natin sila pakikilaman. Bagamat ang pakikilam natin sa kanila, yung pagsunod lang, at pag tutukunin natin ay iligtas sila sa pangalan ng Panginoon through the gospel. Opo. Pero yung pangimasukan yung church, ay, hindi, ay, hindi pwede. Hindi tayo umiiling ng tax-free o whatever. O, hindi po. Ang problema, binibigyan ng tax-free at saka yung mga tinatawag na pribileyo ng isang church, binibigay sa mga hindi churches. Ah. Okay? Ang tingin natin dyan, gobyerno pa rin sila. Sakop pa rin sila ng state. Sakop pa rin sila ng state. Kaya dapat may tax ang i-impose dyan kasi hindi naman sila church. Opo. Sila-sila naglalaban. Opo, sabi ng Katoliko sa Iglesia, hindi kayo church. Sabi ng Iglesia sa Katoliko, hindi kayo church. Sabi ng Sabadista sa ganito, hindi kayo. So madali salita lang sila ng church. At tunay lang na church tayo. Opo, yung duman sa gospel. Kung dadaan sila sa gospel, church na rin sila. So therefore, dapat iwalay na rin sila sa gobyerno. Yung iba, napagkamalan nilang church sila o kingdom, kaya yung iba hindi masumasaludo. Pagka yung plug o matumakit, tinataas. Opo. Aba, hindi tayo ganun. Okay? Tayo pa rin ay mamamayan ng Pilipinas. Walang sa church, sa estado, minamaintain natin yung pagiging church natin kasi ang layunin natin dito, hindi para ibagsak ang gobyerno, kundi iligtas yung mga nasa gobyerno. Opo, okay? Hindi para magtayo ng bagong sistema ng gobyerno like socialism, communism, o whateverism. Kundi ang alam natin problema ng mga tao, tayo mismo, yung tao mismo. So yun ang kailangan mawala through the gospel. At mapalitan ng Holy Spirit ng Panginoon at yung human nature, yun ang kailangan magningning sa estado ng daigdig na to. Kahit anong estado yun. Hanggat wala ang Panginoon, yun ang gagawin natin. Opo. Amen? Amen po. Okay. Anong, ano, 32% na po. Ay, ano, 32 minutes po. O baka, kasi yung ibang episode na yan, yung ibang talong, ha? Opo. Okay, so, okay ba? Okay po. O, kailangan talaga ituloy mo yan, Bila? Opo. Sige.